Mabuhay mga kabahay! Welcome at welcome back sa aking YouTube channel. Ako po ito si Eddie Sol. Sa video ng ito ay pag-uusapan natin kung tunay nga bang legit ang refund sa buwan ng March. Kasi anong petsa na? It's July 9 na. Malapit na mag-July 30. Wala pa din. Ano na tayo? Kilos-kilos din. So kung gusto mo malaman, please keep on watching. Apat na buwan na nakakaraan, buwan na ma-experience natin yung total lockdown, yung quarantine, yung epekto ng COVID-19 pandemic. Kaya marami sa ating mga Pilipino ang super apektado talaga ng virus na ito. Maging ang iba't ibang mga sektor tulad ng edukasyon, agrikultura, industriya ay naapektuhan din ng COVID-19. Kaya naman ipinatupad ng ahensya ng pamahalaan ng GSIS yung apat na buwang ang walang kaligtas sa sahod. Pero hanggang ngayon naghihintay pa din ako. Wala pa din. So, tunay ba ito? Legit ba ito? Hindi ko na kayo papatagalin pa. Ano, sa sinasabi ko sa inyo, hindi siya totoo. Hindi legit na may refund ng March. Yes, totoo na may refund ng April, May, at June. Pero yung sinasabi nilang March, malabo na yon. Kung dumating man yun, salamat na lang. Kumbaga, to withdraw is to believe. Kasi last 2 weeks ago, nagpunta ako sa GSIS para nga i-clarify or i-update yung aking PIN. Para i-update yung aking PIN dahil nalimutan ko yung password ko sa UMIT ID ko or UMIT card ko. Diba kasi sabi, doon papasok ang kanyang refund. So, in-update ko siya. Humingi ako ng bagong password. Tapos, tinanong ko kung kailan darating yung refund. Tapos, nung chinek namin sa system ng GSIS, walang pumasok na refund ng March. Meaning, zero remittance. Walang nag-remit ng buwan ng March. So, wala sa akin ibabalik. Tapos, nung tinignan namin sa system, sa buwan ng June, pumasok yung aking loan, yung mga kaltas ko sa loan. So, tinanong ko dun sa teller kung i-refund pa yung June. Sabi niya, hindi na daw, yun na daw yun. Kasi may mga case daw na ibang teacher na April, pumasok yung kanilang deduction pero hindi na nila na-refund. So, meaning to say, yung binalita sa TV na may refund ng 4 months is press release lang. So, nakakalungkot lang, nakakadisappoint na. So, sana lang, huwag na sila labas ng mga balita na fake news nang nakakaano sa atin. Di ba? Kasi iniasahan mo din yun na may pilalaan na ka, tapos pila pa na mawawala. Tsaka, may nagtanong-tanong naman ako dun sa ibang mga teachers, dun sa iba't ibang mga page like Depet Tambayan, yung QPST, and Manila teachers na page nung sa mga ganyan. Yung ibang teachers nakatanggap 4 months, pero mas madami pa yung hindi nakatanggap. So, I don't know kung ano meron ba sa sistema ng GSIS. So, kung ako sa inyo, mga kapwa ko guro, ayun, huwag na tayong umasa na dumating pa yung March na refund natin. Pero, let's pray for the good pa rin, di ba? Kasi, kung dumating, salamat. Kung hindi, ay lipasan siya. So, I guess, ay nakaroon kayo ng konting idea or konting hint kung ano na ba talaga ang update sa March refund. So, kung gusto mo ang video na ito, please, don't forget to like and share and subscribe para lagi po kayong update sa aking mga video. At syempre, muli po ako po to si Eddie Sol na nagsasabi ang bawat aksyon ay may tumbas na reaksyon. Paalam!